Welcome to Elder Tale, isang mundo na kung saan may mga lumulutang na HP bar at status screens, mga characters na may iba't ibang level, classes, and skills, at mga kalabang monsters na nagdadrop ng items at pera. Isa itong online game kung saan libo-libong players ang bigla ang natrap at hindi makapag-logout. Mitch Roe ang ating bida, ang utak ng maalamat na debauchery tea party. Ayaw niyang sumali sa mga guild dahil madaming pabuhat at cancer na players, kaya gumawa na lang siya ng sarili niyang guild kasama ang mga tropa niya. At doon na nga nabuo ang Log Horizon. Pero may problema, magulo tsaka walang batas. PK dito, PK doon. Tapos di pa uso COVID nito ha, pero wala silang malasaan sa pagkain. So naisipan ni Shiroe na gumawa ng homeowners association sa lugar nila. Pero kailangan muna niya ng pera para sa project na yun syempre. Wait, nakapagluto na sila ng pagkain na may lasa. So gumawa at nagbenta sila ng burger na may tagline na unang kagat, may lasa agad. Tapos binenta nila yung secret recipe sa mga businessman. So may pera na sila. Kaya ang ginawa ni Shiroe, binili niya yung buong guild hall. Hawak niya na yung kapangyarihan sa lahat ng guilds, kaya pinatawag niya lahat ng bigating guild master. At niluk sila na gumawa ng isang council at ang hindi sumali na guild ay kikik sa city. Gawa tayo council mga pre. Pass. Gawa tayo council mga pre. So nagmeeting sila at nagkasundo sa isang malaking bilog na lamesa at nabuo ang round table conference. Breaking news! Isang guild kalaboso matapos mahuli sa illegal na pagbebenta ng XP pots ng mga menor de edad na player. Banhammer ipinataw. You've got mail! May dumating na sulat mula sa kapitbahay nilang bayan, ang kaharian ng Istal. So nagpunta sila para makipag-peace talk sa people of the land. Time for some world secrets and history. World Fraction 1, World Fraction 2, blah 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 blah. TLDR, magiging bobo lang naman kayo kada mamamatay at mabubuhay. Meanwhile, obligatory beach episode / training arc gone wrong. O hindi, sumusugod ang mga goblins. Nanganganib ang mga people of the land. Kailangan nila ng tulong ng mga adventurers. Sugod mga simps! Dark Wave. Break it down. Dark Wave. Kaso may isang casualty, si Rundenhouse Code, isang poser na adventurer. Motto in life, you only live once. Buti na lang saktong dumating si Shiroe habang nasa bingit siya ng kamatayan at inalok siya ng insurance. Congrats, covered ka na. Pwede ka nang mamatay. World class level magic created. At nagbalik muli ang kapayapaan sa lupain nila, kung saan maayos na namumuhay ng magkasama ang mga adventurers at people of the land. Kaso, di mawawala yung mga kupal at mga cancer ng lipunan. Pero, nagawa naman nila ito ng paraan. Nang biglang may lumitaw na bisita mula sa lupain ng kanluran, isang fox unesa na sobrang obsessed kay Shiroe at nagyayayang magtanan. Saving Loli Part 1, Saving Loli Part 2, Saving Loli Part 3. Shiro-sama. Hindi ka loli. The round table is going broke. Nauubos na yung budget nila sa mga bills at bayad sa upa ng mga base nila. Kaya naisipan ni Shiroe maghanap ng party members para i-raid lang naman yung mismong lugar kung saan nanggagaling lahat ng ginto for only funds. At dahil high difficulty raid ito, bawal bobo, dapat lahat pro gamers. G!
Meanwhile, may adik na nantataga sa Akiba at madaming biktima na ang nagripuhan. Kaya naman nagpatrol na ang mga tanod para hulihin ang adik na to. Kaso sobrang lakas niya at di kaya ng tawas dahil sa napitik niyang armor ng Royal Guard na kayang mag-teleport at isang sinumpang katana na malaking galit sa mundo. Parehong na first blood si Akatsuki at Shiroe. Nakita sila sa buwan kung saan napupunta lahat ng mga nadededs na players at nabawasan ng konting brain cells bago muling ma-revive. Flashbacks muna tapos, konting drama and we're back to the ballgame. Ito na ang ganti ng api. Sabay labas ng bagong equips para pogi yung comeback. At narating na nga ni Shirobe yung paggawa ng ginto, tapos nakipag-deal siya sa bunker, nahihiram siya ng pera para bilhin lahat ng lupain sa Akiba. Tapos ililipat niya yung rights and pangalan dun sa server para bumalik yung pera na ibinayad nila. Genius. Budget issue, resolved. Nahuli na yung adik sa Akiba at isa ng ganap na ninja si Akatsuki dahil marunong na siyang magkage bunshin. Punta muna tayong China server. Is this 2020 the foreshadowing? Okay, back to Japan. So, the kids are on a quest para gumawa ng magic bag. And along the way ay may nakilala silang Nessan na mukhang gender-bend version ni Shiroe. The West is plotting something. Sobrang techie ng mga tao na to na meron silang lumilipad na CGI train, gumagamit ng VR yung mga people of the land, at meron silang portable respawn points. Naipit yung mga kids sa shenanigans ng West kaya napasabak sila sa bakbakan sa pagitan ng mga dragon at mga knights na ginawang hobby ang mag-throw ng game. Dear Shiroe, pilot ko muna alt account mo ha, tsaka punta kayo sa buwan na doon yung kasagutan. So kailangan nilang pumunta ng broadcasting station at gamitin yung antena para kumontak sa buwan at alamin kung paano sila makaka-uwi sa mundo nila. Bad news, sinalakay ng mga gamugamu ang Japan server at lahat ay biglang nakomatos. Nasa panganib ang mundo. Mas lalong bad news, ginawa nilang pugad yung antena ng broadcasting station. Kaya wala silang no choice kundi wasakin yung antena para iligtas ang mundo ng Elder Tail. Okay, palpak yung unang run. Nag-choke si Shiroe dahil mawawala yung ticket nila pa uwi pag nawasak yung antena. Tangina, seryosohin ko na nga. Papakitaan ko kayo ng malupit na support. We'll be right back.
Raid cleared. Ligtas na ang mundo, ligtas din yung antena. Pwede na silang tumawag sa buwan. Kaso, hanggang China lang yung inabot ng signal kaya yung hot mama leader lang ng Tea Party yung nakausap nila. Na nagbigay ng big brain idea kay Shiroe, ang pagdugtungin ng Elder Tail at ang tunay na mundo. At doon na nga nagsimula ang panibagong quest ng Log Horizon para hanapin ng log in at log out ng game na ito.